is Sony. Welcome to my channel, The Dirty Peace Sign. Magandang hapon, Pilipinas. Dirty Pod tayo. Today is April or May 4, 2020. Today is the last day of PayaCBN para on the air sila. Tomorrow malalaman natin ang kung ano po ang mangyayari, kung sila po ay susunod sa batas o hindi, dahil today is the last day ng kanilang franchise para mag-air. So by beginning tomorrow is marahil is wala na po mag-air ng mga fake news at mananahimik po ang ating o tahimik o magiging tahimik ang ating social media. Kaya nga meron ako dito nabasang balita galing po sa isa kong kaibigan, nag-share niya sa akin patungkol dito sa statement ng Office of the Solicitor General. Ito po ang sinasabi, maganda po ito. The Office of the Solicitor General on Sunday warned the National Telecommunication Commission, NTC, against issuing provisional authorities to ABS-CBN Corporation and its affiliate ABS-CBN Convergence Incorporated in the absence of a franchise from Congress. So, pag wala pong prangkisa na galing po sa Kongreso, today is the last day ng BIA-CBN para mag-in the air. At sinabi po ni Mr. Kalida, na ang NTC ay hindi po dapat sila mag-decide on their own dahil po ang nasabing station o ang BIA-CBN ay meron pong pending case sa Supreme Court. So, yan po ang sinasabi po ni Mr. Kalida. Huwag kayong manghimasok dyan sa station ng pag-i-ere po ng BIA-CBN kayo mga taga-NTC. May kaso pa yung nasabing network na isinampa po ni Mr. Kalida sa Supreme Court. Ayan, huwag kayong magagalang. Magandang balita yan. Na, sa sinabi po ni Mr. Kalida is kanyang i-remind sa NTC na wala po silang karapatan para mag-issue po ng provisional authorities. Ibig sabihin, hanggat wala pong prangkisa na ibinibigay o lumalabas galing po sa Kongreso, baka magkamali ang NTC, hindi nila alam kanilang ginagawa. Kapag nawala na po, paso na po ang prangkisa ng BIA-CBN, dapat po sila is off the air. At wala pong karapatan ng NTC magbigay po ng PA sa kanila. Yan po ang sinasabi po ng ating lingkod, Mr. Kalida, ng Malacanang o ng Office of the Solicitor General. Okay. Maganda po yan. Okay po yan. At sinasabi pa po rito ni Mr. Kalida, the NTC cannot issue a PA, provisional authority, when the broadcast company has no valid and existing legislative franchise. Maliwanag po yan. Baka magkamali kayo, NTC. Patuloy po tayo sa sinabi ni Mr. Kalida. He said the 1987 Constitution requires a prior franchise from Congress. Hence, when there is no renewal, the franchise expires by operation of law. The franchise ceases to exist and the entity can no longer continue its operation as a public utility. Maliwanag po yan, ha? NTC, huwag kayo makigalan. So, maliwanag po sinasabi po ni OSG, Soljan Kalida. Kalida warns NTC against issuing provisional authority to ABS-CBN. Makagapangin po yan ng ABS-CBN, yung NTC, na magbigay sila ng PA. Eh, ingat-ingat lang, baka kayo umakasuhan.
Yan po ang babala ng ating OSG dahil may kaso po yung station na yan sa Supreme Court. Kaya huwag kayong magkakamali na magbigay po ng PA sa Maya CBN. Nako, iyak dito yung mga senadores, senadora. Alala nyo siguro, meron tayong mga 13 senador, senadora, na pumapanig po na i-extend ang operation po ng EPA-CBN kahit na wala pa pong franchise galing po sa Kongreso. Kilala niyo siguro yung mga taong yan. Kasi sa nakarang kong video, binanggit ko mga pangalan nila. Yan yung mga dilawan. Kaya dahil dito sa COVID-19, tsaka dito sa pag-expire po ng prangkisa ng EPA-CBN, nakikita natin yung mga kulay ng mga senador, senadora, kung sino sila. Sila ba para sa bayan o sila ba para lang sa mga oligarch? Sila po yung mga taong walang pakialam sa bayan, hindi po nila kinilala kung ano ang kasalanan ng bayan CBN o ano ang kanilang pagkukulang. Kaya si Juan de la Cruz ang kawawa na magbabayad ng kanilang pagkakautang sa Development Bank of the Philippines. Yan po yung bangko ng gobyerno. Dahil ang may-ari o yung may-ari po ng bayan CBN, sila po yung nangutang sa ating gobyerno gamit po ang apat niyang kumpanya. Patuloy tayo. Yan mga lobbyists na yan, na ulitin ko ulit. Yung Baya CBN o yung nagmamayari po ng Baya CBN na mga lobbyists, sila pinangutang sa ating gobyerno. Apat na kumpanya po kanilang ginamit para makuutang sa DBP. Ito ay mula noong 1995 hanggang sa year 2000. Ang nakaupo dyan is mga dilawan na pangulo. Yan is si Maray, ito si Ramos tsaka si Gloria Arroyo. Ang Maynila po is may utang po, o ginamit po nila ang Maynila para makautang po ng 710.86 million. And then, ang Bayantel is umutang din sa gobyerno, DDP, ng 591.81 million. Ang Sky Cable, sila po ay nangutang ng 207.1 million. At ang Ventress, nangutang po ng 157.95 million. Ang total po ng pagkakautang ng mga Lopez's is 1.667 billion pesos plus. 1.667 plus billion pesos. Napakalaki po ng pera na yan. Sabalit, noong year 2006, ito po ay may write-off ng isang ng pangulo o dilawan na pangulo noong 2006. At ganyan po ang galawan ng mga dilawan. Ano yung mga kabayan, buti na lang is ang ating naging pangulo is si Pangulong Duterte. Kung ang naging pangulo natin sa panong ito ay isang dilawan, marahil yung pagkakautang ng mga Lobeses sa ating gobyerno, hindi na po mauungkat yan. Dahil matatabon na yan kasi dilawan din na nakupo. Kung sakaling dilawan na nakupo ngayon. Ang problema is hindi po dilawan. Isa pong taong mga tarungan, isa pong taong nagmamalpo sa ating bayan, si Pangulong Duterte. Kaya po, yung baho na yan is sumingaw at nalaman po ng kasalo ko yung administrasyon yung pagkakutan ng PSDM. Ngayon, kung magsasara ang PSDM by tomorrow, panalo po ang bayan. Dahil ang pagkasara po ng PSDM, hindi po malaking kawalan sa atin o sa Pilipinas. Tulad po ng sinasabi ng mga ilang apektadong mga artista ng Bayan CBN na
Sabi nga nila, suppression of the press o paniniil o yung against press freedom. Hindi po, wala pong katotohanan yan. Dahil ang saganang akin, tulad po ng ibang mga kababayan natin, sinasabi po nila, hindi po malaking kaulahan ang BICBN. Kung mawala man ang BICBN, andyan pa rin po ang TV5, GMA, PTV4, at marami pang iba. Meron po tayong radio network, meron tayong social media, YouTube, at marami pang iba pong social media platform. So, hindi po malaking kawalan yan. At kung sakali magkasara yan, is meron din pong lilitaw na mga investor na bibili po ng nasabing station. So, mas maganda kung talaga yan is magkasara. Mawala na yung fake news tulad yung kanilang binalita dyan sa Hong Kong noong 2019 election. Dinumog daw ang mga dalawang dyan sa Hong Kong, pero hindi naman po. Kaya, at that time, nag-react po mga OFW dyan sa Hong Kong. Wala pong katotohanan yan. Sila po yung nagpalabas ng video na kung saan talagang walang nanood. Walang umaten mga OFW dyan sa rally po ng mga dalawang sa Hong Kong. Pati nga po yung kasalanan nila sa ating Pangulo. Nagbayad po ng kanyang political ads, hindi po ipinalabas. 2 million yata. O, 2 million ang balita ko. 2 million ang binayad ni Pangulong Duterte. Pero hindi po inerya. Ang inerya nila, ang inuna nila, ay yung number one na kritiko ng ating Pangulong Duterte. At meron pa yan, nagpalabas sila ng mga video na ibinibintang po ang massacre dyan sa Mendiola, sa mga Marcos. Wala yan po ang kagagawa ng mga BICBN. Hindi po sila makatarungan. Wala po yung nagbabalita ng mga maling pangyayari sa ating lipunan. Dapat talaga magsara na yan. Marami pang nagsara yan bukas, May 5. Ibig sabihin, meron po tayong hustisya sa ating bayan. Dahil pag wala ka ng lisensya, tulad ng pangkaraniwang mamayan, pag wala kang driver's license, hindi ka pwede magmaneho. Ito lang din po yan ng BICBN. Pag wala pong prangkisa, dapat po sila magsara. Dapat sumunod sila sa batas. Tulad ng sinasabi po dito ni OSG o Soljan Kalida. Kapag wala na pong, wala po talagang prangkisa galing po sa Kongreso. So, sila is nararapat. By tomorrow ay magsara. Huwag na sila mag-ere. Otherwise, sila po is a pirated station kung bungas mag-ere pa sila. At binalaan po ni OSG Kalida, Soljan Kalida, ang NTC sa pag-i-issue po ng PA o Provisional Authority sa ABS-CBN at sa isa pong kanilang company. Dalo pong tinutukoy dito ni Soljan Kalida, huwag na huwag mag-i-issue ang NTC sa ABS o huwag na huwag po mag-i-issue ang NTC ng PA sa ABS-CBN Corporation and its affiliate ABS-CBN Convergence Incorporated. Gano'n po yan. Abangan natin bukas kung andyan pa rin ang ABS-CBN na magbabalita. Otherwise, kalaban nila po ang batas. Kaya NTC, huwag kayong gagawa ng hindi nauukol sa batas. Kayo'y pinayuhan na po ni Soljan Kalida na huwag kayong mag-issue ng PA sa BICBN. Maraming salamat po. Thank you for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.